po. So, I hope and pray na lahat ay huwag sumunod sa ating laman, kapag tayo tinatamad, or pagod, sige lang, kasi lahat yan, glory to the Lord. Sino yan? Yun. Okay. So, sige po. Pag dumating si PR, take over dyan niya. Pero syempre, itong mabuti kapag tayo ay nag-aaral, ready, kapag isa sa atin may mga emergency na ganito, natutuwa ang Lord dahil hindi na isasabi yung kanyang gawain, no? Dahil ang mga anak niya ay mga ready. So, take note of that. So, lagi tayo dapat lahat ready para if ever ganito mga circumstances, hindi natin na tuloy pa rin ang gawain ng Lord, no? Mas nadululhati siya sa ganun. So, okay. Praise the Lord. Ito po yung unang lesson natin. Nasa chapter 6 na tayo ng Purple Book. Since December, no? Nag-start tayo noong December. Nasa chapter 6 na tayo. Ang title ng chapter na ito is Discipleship and Leadership. Okay? So, ang one thing, kaya tayo minsan natatagalan kasi ang mga teachers, hindi lang ganun kabilis na hanapin natin yung answer sa bawat passage, no? Kasi minsan, there is something na kailangan muna namin i-explain kung bakit nasabi yun. Why? We're not judging you. Pero baka, hindi nyo napag-aralan. So, alam nyo, walang sasayangin na panahon ng Lord eh. So, we'll make sure na ang mga nagtuturo naman is considerate. Hindi naman nasabi na hindi nyo napag-aralan dahil tamad kayo. No, we consider everything without judgment. No? So, ganun na nangyayari. Pero kung ang magiging manner natin o attitude natin towards Bible study na sinasabi ng mga nagtuturo na please study ahead yung lesson. Or let's say, pwede natin gawing daily devotion ang bawat passage. Kasi nakikita nyo naman yan eh. Yung ganito. Oh, yung sa ano? Hindi makita. I'm sorry. So, di ba may mga one, question one, two. Every day, pwede nyong i-meditate yung word. One, two, three na passage. And then, tomorrow morning again. Until dumating tayo sa araw ng pag-BBS natin, hindi na parang preaching ang nangyayari kasi kundi Bible study talaga ang dating kasi pag binasa nung isa, for example, part nung isa, basahin yung number one, na-explain niya, na-expound niya, nabibigay niya pati ang answer. No? Ang ganda. Kasi lahat tayo ay may Holy Spirit. No? So, we always consider ang bawat isa may revelation, illumination sa inyo, na something na ang sarap marinig, no? Yung from you, mga kapatid, na narinig namin, nakaka-bless, nakaka-edify sa isa't isa. So, yun ang nagiging healthy. So, I'm urging you na ganun ang maging manner natin, no? Let's enjoy it, let's study it, na parang talagang ilagay nyo sa isip nyo na part kayo ng Bible study. Hindi to preaching, Bible study to. No? So, lahat dito may part, mag-interact, at lahat is obligado na mag-aral. Bakit? It's not only for you. Kaya nga yung may tinatawag na fellowship para to edify each other. We need each other. Okay? So, let's start. Sa haba ng intro ko, baka abutan ako ni Pastor Reds nito. Okay. Chapter 6, Discipleship and Leadership. Ang lesson is the call. Lesson 1, the call, make disciples. So, lagi niyong, ganito lang ang pag-aaral eh, lagi niyong ilagay sa isip niyo ano ang objective, ano ang subject. Para pag nagbabasa tayo, alam natin kung ano yung hinahanap natin. O ano yung topic. Ano yung pinag-uusapan. Okay. Jesus went out
and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. No? Follow me, Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed me. No? So, ganun lang si Jesus, eh, pag ginawag ka niya, no? Follow me. So, pag sinabi niya, let's follow and get up. No? And iniwan niya lahat, no? That's good. And Levi got up, left everything, and followed him. In Luke chapter 5, verse 27 to 28, whoever wants to be my disciple, sabi ni Jesus Christ, must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Okay, that is in Luke chapter 9, verse 23 to 24. So yung mga yung verses, mga kapatid, yan, ang ganda niyang i-meditate, no? Talagang pag binasa mo yung mga ganyang verses, is parang, not parang, talagang may experience mo yung si Jesus Christ mismo ang nagsasabi sa'yo. So ito yung gospel, no? Ito yung pang-counter ko lagi sa mga prosperity gospel. But it doesn't mean na ang buhay ng Kristiyano is puro kahirapan, no? Whoever wants to be my disciple must deny themselves, no? Hindi tayo pwedeng maging selfish o maging self-centered na tao, no? And take up their cross daily and follow me. Meron tayong mga struggles sa buhay. I remember, ano ba ang, pag pinag-aralan mo ito, ano ba ang definition ng cross? Ano ba ang cross? Literally, ha? So, yun yung pinapabitbit sa atin ni Jesus Christ. So, in this world, we have so many tribulation nga, no? Hindi nangako ang Panginoon na walang problema darating sa buhay natin. Ngunit ang pinangako niya lang ay mapagtatagumpayan natin. So, Jesus, sabi niya nga, whoever wants to save their life will lose it, no? Kapag ang puro sarili mo na lang iniisip mo, then you will not earn heaven, no? You will lose it. But whoever loses their life for me will save it, no? So, regardless anuman ang mga pagdaanan natin sa pamumuhay ang buhay sa buhay Kristiyano, meron tayong hope, no? A living hope. Okay. For example, sinabi niya ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. So, hindi masama yon yung, let's say, siguro si Apostle Paul kasi ay talagang namuhay siya according sa pamumuhay ni Jesus Christ, no? Although never siya naging perfect kasi si Jesus Christ lang ang perfect. Pero yung ways ni Apostle Paul at as much as possible, yung pagmamahal niya sa mga churches, sa mga brethren, ay ginagaya niya kung katulad ni Jesus. Yung patience niya, yung understanding, yung love. Kaya pwede niya sabihin na, tularin niyo ako. Kasi bakit? Siguro dahil siya yung present, no? Siya yung present. Or let's say, wala pang Bible. The time na katulad natin, may Bible na tayo, pwede na natin basahin yung istorya ni Jesus. So that time when Paul is preaching, wala pa nakasulat sa, wala pa yung gospel, yung four gospel, para malaman kung ano ba ang pamumuhay ni Jesus Christ, no? So siya yung, si Apostle Paul yung pinaka-actual na, let's say, manifestation din ni Jesus Christ. Na asa yung kanyang, asa human na sanctified, no? Living a holy life. Okay. Sino-sino ba nandiyan, mami? Ang number one, basahin ko. Ang number two, si PA. Sino pa? Ang number three, si Jade. Okay, natandaan yung number nyo. Ang number four, si Richard. Ang number five, si Jaja.
Okay. Ang number 7, sino pa nandyan? Sige lang, tandaan nyo na lang yung number nyo, ha? Hindi ko na matandaan yun. Roel, number 7. Sino pa nandyan? Okay. Si Sister Presi, number 8. 7. Number 8. Ba, wala ko nakita naman. Ayun, meron. Tapos number 9 ka. Okay? Alright. Maganda yung ganun para lahat makaano. Interaction tayo. Okay. Lesson 1. The call. Make disciples. Question 1. What did Jesus call his followers to do in Matthew 28 verse 19? Ang sabi ni Jesus, ano ba daw ang pagtawag niya sa mga followers niya, ano ba daw ang dapat gawin, no? Sabi niya, in verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, ano ang answer natin dyan? Ang ilagay ko, sinummarize ko na lang, no? Is, actually, ito yun, nandito yun, go and make disciples of all nations, no? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, utos niya yan dun sa, ano, mga apostles niya para sa ating lahat din, no? So, ang answer natin yan is to evangelize and multiplication, no? Okay? So, pero ang answer talaga, kung i-preach niyo yun, yung therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? Nilagay ko lang ito, evangelize and multiplication, kasi yan po yung threefold ng purpose ng church. Okay? Two of the three, ano, threefolds. Alright. Si PA na, number 2. Sige po. Number 2. Apa? Sige niyo po ako, no? Apa? Number 2. Ang tanong po rito is, what specifically did Jesus say we must do after baptizing a new believer? And matatagpuan daw po ang sagot sa Matthew chapter 28 verse 20. At ang sabi po dyan, yan po yung kasunod yung verse na ng number 1 question. Opo. Sabi dyan, verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, wait lang po. And, sige po, sorry, naulog si Rachel. Verse 20, and teaching them to do everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. So, what specifically did Jesus say we must do after baptizing a new believer? Ang sabi po rito is that we should teach them to obey everything the Lord Jesus have commanded us. Amen. Thank you, PA. Okay. Number 3. Sino ba yung tinawag ko na number 3? Si Jade po, si Jade. Tatanong yung number niyo, ah. Naririnig niyo po ako? Opo. Okay po. Number 3 po is, as the word of God spread in the first century Jerusalem, what was the result? Ang sagot po ay manggaling sa Acts chapter 6 verse 7. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number of priests become obedient to the faith. So, ang sagot po is, increase rapidly and the large number of priests become obedient to the faith. Amen. Amen. So, ang summary niyan na answer din, walang mali dito.
pwede na ilagay, they multiplied and became obedient. Na? Okay. Tama din yung Jay, Jay yung sa'yo. Kasi yun yung sa'yo, yung sa scripture talaga. Ngayon, ang ginagawa ko na yung mga answer na yun, if it's related sa church, kasi yan yung mga, sinabi ko kanina, yan yung mga purpose ng church kasi, yung threefold purpose niya, worship, multiplication, and edification. Na? So, ayun. Next, number four. Number four. What did Paul command Timothy to do with the things he had been taught? The answer would be in 2 Timothy 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. So yung answer ko, to teach others. Sa in application, katulad po ng ginagawa nyo, yung mga leaders, you're teaching other people, the small people like us, na yung mga napag-aralan nyo, sinishare nyo sa amin. Kumbaga, para matuto rin kami, so then baka maipasa din namin sa iba, and to multiply hanggang maging chain reaction po. Very good. Yun excellent. Po. Very good. Praise the Lord. Ang ganda ng mga answer nyo. No, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. Lahat tayo is qualified, believe me. Lahat tayo, because it's not about us. It's about the indwelling of the Holy Spirit that empowering us, no? So, ayan yung mga joy na dapat natin i-consider na yung authority, opportunity, advantage na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na i-share o ituro ang kanyang gospel. Hindi niya inalaw ang mga angels, ngunit sa atin niya pinagkatiwala. We have to be humbled with that, no, in realization na sino ba tayo, na bakit kami yung naatasan mo, kami ang pinili mo na mag-spread ng mabuti mong balita, no? So, yun yung nagbibigay. The more we realize that, ang effect sa atin is the more we became humble, no? Thankful, okay? So, dito na, ibibigay ko si ano at ito, si Jaja at ito, no? Read Timothy 20, chapter 2, verse 3 to 6. In this verse, Paul, ha? Five. Paul compares the life of a disciple to the life of a soldier, no? An athlete and a farmer. He then promises that if Timothy will reflect on these things, the Lord will give him insight. So, I am po, Sister Gaja, your turn. Good evening po. Good evening. First, 2 Timothy 2, verses 3 to 6. Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. 6. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Yung sagot ko po, soldiers, so number 5, what do each of these illustrations teach you about discipleship? So soldiers, share in suffering and endure hardship with God and for the sake of God. Yung athlete po, crown those who finish the race. Mm-hmm. And then farmer po, hardworking, first share of the crop. Amen. Okay. Okay. Tama. Very good. So, anihin ko lang din ulit.
si Apostle Paul, kinompare niya po ang tayo, no? Mga disciples bilang isang soldier, athlete, and farmer, no? So, ano ang soldier according to sa scripture, no? Yung binasa nga ni Sister Jaja. So, ang soldier, ano ba ang sundalo? Ang sundalo is he wants to please his commanding officer, di ba? Gusto niyang maging matuwa yung commanding officer niya. So, tayo, as soldier din tayo, no? Every day, meron tayong sarili nating war, no? Because we're still here on earth, no? So, ano yung, paano, sino ang commanding officer natin? Si Jesus Christ, no? So, paano natin siya gustong i-please? In a, we honor our commanding officer, which is Jesus Christ. We glorify Him, no? So, ganun tayo. We always want to please our commanding officer, no? Which is Jesus Christ. Ang athlete naman, yun na nga, di ba? Let's run the race nga, no? Sabi niya po, Paul. So, competing according to the rules, no? So we will get our rewards in everything we do. We do it according to God's will and biblical. Kapag tayo ay isang athlete, dapat sumunod tayo sa mga patakaran, sa mga rules, no? So ano yung mga rules na yon? While we are, let's say, competing, fighting with the sins, no? Let's follow a biblical way, no? So, ganun po yung guideline ng isang athlete. So, ang farmer, be diligent, no? Sowing, reaping, and ang maganda dito, ang farmer daw, ang siyang unang nagre-reap ng harvest, no? So, meaning, may reward, no? Sa lahat ng kanyang pagpapagal. All right. Next, number 6, sino na? Number 6. Si Richard bang number 6? Tapos si Richard, no? Wait, is Sister Lourdes pa or Ruel? Si Kuya Ruel ba? Number six. What are the scriptures useful for? Ang ating sagot ay makikita sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scriptures is God breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, napag-aralan natin ito in the past na ang scriptures is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. Okay. So, number 7. Ati Presi ata number 7 eh. Number 8 po ako, Kuya. Si Kuya Ruel po yung number 7. Okay, Kuya Ruel. Hello po. Number 7 po. Did Jesus say we can know we are truly a disciple? John 8 verse 13. Then Jesus said to those who Judeans who had believed him, if you continue to follow my teaching, you are really my disciple. So, yun nga po. Sa mga ginagawa po natin, yung pagtalima po natin sa mga teaching ni Lord Jesus, yun po. Parang tinatayuan po natin yung mga dapat po natin gagawin. Saka yun po yung ating paninindigan. Yun po yung parang ang pinakang basehan po. Isang basehan pa lang po yun para maging disciple po ni Lord Jesus. Amen.
Amen. Pero marami po yun, maraming part po. So isang Amen. Punto lang po yun. Amen. Oo. It's okay kasi tama na yun kasi ang subject natin is yung calling eh, no? So Opo. It's okay. Although marami ka pang makikita ng reflection dyan, pero yung sinabi mo, yung paano mo siya interpret, it's yun yung tama ay yung bagay dun sa ating subject. Okay, thank you. So actually hanggang fourth, may 6:40 pa yan siya Kuya Roel eh. Ah, number 8 pala yan si ano? Pastora si Ate Presi. So, sabi nga ni Kuya Roel, if you hold on to my teaching, sabi ni Jesus, you are really my disciples. So, ganun lang yung assessment natin, no? Kung tayo talaga ay bilong po kay Jesus Christ, paano natin masasabi kung followers tayo ni Jesus Christ kapag sinusunod daw natin yung kanyang mga katuruan. Ayun. Sister Presi? Dito po sa number 8, ang tanong po is, how can disciples become like their teachers? So, makikita po natin Luke chapter 6 verse 40. Babasahin ko po siya sa Tagalog at saka sa English nito. Sabi niya sa Tagalog po, hindi higit ang alagad sa kanyang guro, datapwat ang bawat isa pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang guro. Sa English po, sabi niya, the disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. So, ang nilagay ko pong sagot dito is through imitating our master. Yun po yung kwan niya. Yung nilagay ko pong sagot kung tama po yun. Kasi nabasa ko kasi yung kwan niya na pagka naging disciple daw pala tayo ng ating Panginoon, kailangan gayahin natin or gawin natin kung ano yung tinuturo ng master. Kasi noon nga daw po, nawala daw pong parang pag nag 13 years old na daw po yung mga lalaki noon na Hudyo, naghahanap na po sila ng scholar para yun na po yung magturo sa kanila. So, at ganun nga po yung ginagawa nila. Kung ano yung tinuturo talaga nung nagtagapagturo nila, ay ginagaya nila at ginagawa po nila. So, ganun din po sa pamumuhay natin bilang mga disciples nga ng ating Panginoong Hesus na kinakailangan po na gawin din po natin kung ano yung mga isa pamuhay natin or gawin natin kung ano yung tinuturo ng ating Panginoon. Amen. Tama po? Amen. Eh, yun lang yung sinabi ni Apostle Paul kanina, imitate me as I imitate Christ, no? Tapos sabi niya, we can never be like the master, no? But everyone who is fully trained will be like his master. So, we can never be God, no? We can be like Jesus, but yung pagka-deity niya, yung pagka-Diyos niya, hindi. But we can be like Jesus, how he displayed his life on earth, being obedient to the Father. No, in Philippians chapter 2, verse 28, yun lang na ano ko, sabi nga, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. My point is, paano tayo to be like our teacher is yung maging obedient kung paano pa namuhay si Jesus Christ sa lupa, pwede na, yun ang dapat natin sundin. No? But we can never be like Him as a third person of the Trinity. No? God. Tama yung answer mo, Sister Presley. Correct. Thank you. Number 9. Number 9. Yun ba? Dapat. Ah, okay. Kapag na. Kapag ka na. Si andyan ba si Kes? Si Bong? Sana si Sister Jean. Sana si Hill. Bro Tito. Hi. Sino yan? Si
Sinong gusto magbasa ng number 9? Ako na lang din po kasi karugtong naman na po nung binasa ko. Okay, thank you. Okay. Ate Presi. Sa Luke, ang tanong po niya is, how does Jesus describe the person who hears his teaching and acts on it? So, sa Luke chapter 6 verse 48 po, babasahin ko siya. Opo. Sa Tagalog, sabi po niya, siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato at nang dumating ang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Sabi niya pong ganun. Sa English naman po, he's like a man which built an house and dig deep and laid the foundation in a rock on which the flood arose. The stream beat vehemently upon that house and could not shake for it was founded upon the rock. So, ang tanong po niya, how does Jesus describe the person who hears his teachings and acts on it? So, nilagay ko pong sagot dito is, he is like a wise man who built his house on the rock. Amen. Amen. Agree naman po tayo dahil doon, di ba? Amen. Thank you, Ate Presi. Okay. Number 10, balik na uli. Sige. So Pastor ano, Aldrin? Hello, Batito. Opo. Okay, ikaw nga yung sa number 10. Number 10? Okay. Ang tanong, how does he describe the person who hears and does not act on his teaching? Luke chapter 6, verse 49, basahin natin. Sagot lang po. Stay muna si Ate Gino. Yan. Luke 6:49. Opo. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck the house, it collapsed and its destruction was complete. So the question is, how does he describe the person who hears and does not act on his teaching? So ang sagot is, that the person daw, ang description niya, is yung person na that will not act according to the Lord's teaching is like a man who built a house on the ground without a foundation. Amen. So, parang kasi, parang yung bahay mo, itinayo mo lang na walang pundasyon sa ilalim. Amen. So, pag kumagin, which is ang foundation PA si Jesus. Amen po. Amen. Okay. Thank you, PA. So, ayun mga kapatid, no? According dito sa ating handbook, Jesus compares those who put his words into practice to a man who dug down deep and laid a foundation on the rock, no? Doon daw sa mga tao na ipinamumuhay natin yung kanyang salita, ay para daw tayong nagtayo ng ating bahay sa rock, no? Meaning solid yung ground, yung kanyang saan siya nakatiri, no? Which is, sino ba ang rock? Set, no? So, this is the most critical part of any house. No? Yung foundation. So, kaya importante ang foundation built upon the rock. So, ang ating foundation with Jesus Christ is the rock. It is why you, as a disciple, must lay a strong spiritual foundation. These Bible studies are intended to do just that, to help you lay the foundation for the Christian life. So that yung purpose ng ating purple book. If you are discipling someone else, you have the opportunity to help the person lay the foundation for a never-ending relationship with Jesus Christ. No? So kapag kayo ay nag-i-invite ng mga kaibigan nyo, sa church, sa Bible study, ay parang nyo na rin silang tinuturuan na mag-build ng house sa rock, na
may foundation na never-ending relationship with Jesus Christ. Okay. So, number 11. Balik na natin. Ikaw na ata naman, Jade. Hello po. Hi. Okay. Tapos si Kuya Richard, na? Ikaw, Kuya Jada, o si Ate Jin, ano? Kinig ka lang, Ate Jin. Mukhang masama ang pakiramdam niya, Ate Jin. Hello po. Jay, hindi ka namin naririnig. Ayan po. Okay, yan. Okay na. Ayan. Sige, 11. Ulitin ko po yung 11. Ay, hindi namin number 11. What has... Oh. Okay. Hello po. Ayan. Okay, go, go. Okay na po. Number 11 po. What has Christ called us to and why? Ang sagot po yung manggagaling sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus, before the beginning of time. So ang sagot po ay we are called for a holy life. And kung bakit po, dahil hindi po yun dahil sa gawa natin, kundi dahil po sa own purpose of God and His grace po. Amen. So, wala tayong pwedeng ipagyabang, no? Opo. So, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. No, the grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So, see? So, pinili niya na tayo mula sa umpisa pa lang, no? Yung purpose niya sa ating buhay. So, paano pa man tayo, hindi tayo pinili dahil tayo magaling, dahil tayo pogi, dahil tayo ay matalino, dahil tayo, alam mo yon, sikat o special, no? Because of His own purpose and grace. Tama yung explanation mo, kapatid. Thank you so much. And then, Kuya Richard. Number 12. Number 12. What does the Bible say about those who are in Christ? So the answer would be in 2 Corinthians 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. So, yung answer ko po is the new creation has come. Yung explanation is like without Christ, I mean, nasa madiling pa tayo. Ngayon, unti-unti tayong napupunta sa liwanag habang narinig natin ng mga salitaan ni Lord. Kaya nagiging new creation tayo. Yung mga bad things sa atin, natatalikuran natin and we become a new one. Amen. Correct. Excellent. See, ang gaganda ng mga answer niyo at no doubt, no? Tama ang interpretation niyo. Nagiging malalim na nga yung mga understanding niyo kasi sa patuloy na pagba-Bible study, nakikita niyo ba paano mag-work ang Holy Spirit. Amen, no? So, ang lesson natin, remember, is the call, no? Discipleship. So, when Jesus called us, therefore, we accepted Jesus Christ, so we are in Christ,
If anyone is in Christ, no, he is a new creation, no? Yung the old has gone, meaning yung old self natin yun. Wala na yun. Yun na yung ano, sabi nga sa Galatians 2:20 ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Namatay na yung old self natin, kasama na yun dun sa pagkamatay ni Jesus Christ. At nung si Jesus Christ na buhay na muli, kasama rin tayo. Pero panibagong pagkataon na natin yun. And we live by the Spirit na. No? We are called to a new life. We are not only forgiven of our sins, but are also given new hearts. Yun yun. Yun yung maganda dun. No? And our new hearts will yearn to follow Christ. Ang tanong, ang mga puso ba natin is yearning for Christ? Tayo, you heart, that's what I know. Ang puso ba natin ay naglalong? Pag may BS ba tayo? Excited ba tayo? No? Pag sinabi, Bible study tayo, excited ba tayo? Kasi, yung paglong kay Jesus Christ, why we are here on earth is through the Bible, no? Yung actual, pag nasa langit na tayo nun. Sabi nga, kapag gusto mo daw marinig ang salita ng Diyos, is read the Bible, no? Huwag tayo yung mga typical na, oy, kinausap ako ng Diyos, sabi-sabi ng Diyos, God, thou's Lord, sinabi sa akin ng Diyos, ganito, kaya mahirap yun. Unless ang sinabi niya is scripture, no? Ngayon yung sinasabi na, kung gusto daw natin marinig ang salita ng Diyos, let's read the Bible. Sabi nga ni John Peters, saan na ba daw yung audible voice ng Diyos na gusto mong marinig? Eh kung gusto mong marinig yung audible voice ng Lord, basahin mo lang din ang Bible ng malakas. Ganun lang daw yun. So, ayun. Yung pag-long natin, pag-year natin is through the Word, through His Word. No? So, tapos na tayo mga kapatid. And praise the Lord. Itong lesson, hindi kailangan mag-explain ng gusto, hindi doon lang sa bawat passage kasi you are all studying, no? So, you see, ang oras natin is maganda. Meron pa tayo sigurong, let's say, 30 minutes for our reflections and ano natin, na? Application. So, isa natin si KPA may nag-i-start, no? Parang ako ata nag-start kanina tapos si PA. Ganun lang din ang ano natin uli. So, sa akin, no, we are called to a new life, no? Ang title kasi natin, para paano tayo mag-reflect, itinan natin yung subject, no? Yung calling, yung discipleship. So, paano tayo mag-respond sa calling is mag-aral tayo ng, magbasa tayo, mag-study tayo ng Bible, no? Ang Bible study is a corporate, nag-share tayo, pero dapat meron tayong mga personal na pagbabasa ng Bible, no? Mas lalo tayong nai-equip nun. Huwag lang din yung verse-verse, kung hindi, magbasa tayo as much as possible ng scripture, ng book, let's say. For example, ayoko mag, ano na, parang naiiban ako na isa sample ko yung sarili ko. Pero yung sistema na nagbabasa ako ng isang book, ng Old Testament, nagbabasa rin ako ng isang New Testament sa isang araw. No? Sa umaga yung New Testament, sa gabi, bago ko matulog, Old Testament. So, para makatapos tayo ng isang book, kapag nabasa natin ng Bible, not necessarily na titigil ka at mag-expound ka. Sa umpisang basa mo ng Bible, basahin mo lang muna siya ng tuloy-tuloy na parang nanonood ka lang muna ng story. Huwag kang titigil muna and then
stop ka doon, kay gusto mo i-expound ng gusto, saka na yun. Pwede mo i-highlight lang, balikan mo one day. Kasi kung ganun, hindi ka makakatapos ng book, no? Which is 39 books ng Old Testament, 27 ng New. So, pag nagbabasa kasi tayo ng Bible at natatapos natin yung book, mas marami tayong nalalaman tungkol sa Bible, no? So, kapag tayo ay nagsishare sa isa't isa, magpapapap yan eh. Ang Holy Spirit yung magpa-remember sa atin eh. So, ganun lang yung advice, no? That is the calling. We have to know the Bible. We have to read the Bible to become more effective as a child of God para sa ministry. So, we have to obey one yung gusto ng Lord. May struggle, but kaya with the Holy Spirit. Ayun lang po. Okay, si PA naman ata. Amen po. Describe in your own words what you think it means to be a disciple. For me, yung the Lord Jesus had said it himself yung sa John chapter 8 verse 31 na dinaanan natin. Diba sabi, and I will read again. Sabi, to the Jews who had believed him, Jesus said, you hold to my teaching, you are really my disciples. So, yung reflection ko about it is plain and simple lang actually yung sabi ng Panginoon eh, hold to my teaching and you are really my disciple. Amen. Pero yung pag-execute yun ang mahirap kasi alam niyo na nandiyan yung mga temptation. Amen. Lalo na pag ikaw is nag-excel ka na or yung marami ka nang nalalaman sa patungkol sa salita ng Diyos and na-apply mo siya, lalo niya sa inyo mga Bible study leaders, kasi lahat kayo dito na mga nag-a-attend. Hindi lang naman kayo nag-a-attend ng Bible study just so that para sa inyong sarili. Pero in the future, hindi pa gagamitin din naman kayo. Yun. And nagiging mahirap kasi yung mga temptation kasi subukan ka talaga ng kaaway na pabagakin eh. Pero just stay doon sa path na tinatahak natin, kaya nga nandito may Bible study tayo, diba? Andyan yung guidance ng Lord through sa mga Bible study leaders natin. Parating let's just hold to the teachings of the Lord Jesus Christ. Amen. Not man, but I think for me, as a sinner and as a man who still sometimes see myself, nakakapagsin pa rin, yan yung reminder to hold on to the teachings of the Lord Jesus Christ. But one thing for sure that I am really grateful and I praise the Lord about is if hindi ko siya nakilala, where would I be? Amen. Nasaan na kaya ngayon? So, knowing myself na napaka short-tempered, it's either baka wala na ako dito sa mundo, baka hindi ko nakita si Hannah, si Rachel, si Phoebe. Amen. Baka, baka hindi ko nakilala si Pastora Joanne. Baka hindi ko na yun nakilala, pero praise the Lord because andyan yung mahal tayo ng Diyos kaya tinawag niya tayo. And praise the Lord dito sa pag-aaral na ito. Saka nakakatuwa no, kasi na pag naririnig ko kayo na sumasagot, nag-expound no, from the time nag-start tayo hanggang ngayon, talagang nandun yung pagkilos ng Lord. Praise the Lord sa mga ginagamit ng Panginoon sa Bible study. God bless. Thank you, PA. Salamat. Amen. Thank you. Okay. Parang si Jade ata, tapos si Richard, tapos si Jaja, tapos si Roel, tapos si Ate Presi, ha? Jade?
Hello po. Hi. Yan. Yun po. Test. So yung realization ko po on application dun sa topic natin, it's para sa akin po, napakaganda po na ngayon pong time na to, nandito na po tayo sa leadership and discipleship. Then parang nagkataon din po na di ba po nag-enroll na tayo dun sa BEE, which is mas madi-deeper pa po yung, oh, yeah, yung ano po natin, yung faith, yung trust po natin kay Lord. Kasi unang-una po, ano po ba talaga ang desire ni God, which is magkaroon po tayo ng deeper relationship with Him. Kaya nga po, di ba, pinadala niya si Lord dito sa atin to sacrifice himself para to clear the path, the way papunta sa kanya. So this din po yung sinabi dun sa Ezekiel na bibigyan niya po tayo ng bagong puso and bagong kaluluwa. Parang sino po ba tayo para tumanggi kung si Lord po mismo yung magbibigay sa atin ng mga ganong gifts, ng mga ganong words po. Parang sino po ako para tumanggi sa ibinigay niya po sa aking calling. Kaya nga po, di ba, dati sinabi natin na baka nakakailang school na po si Lord sa atin, hindi po natin sinasagot. What more ngayon po na parang inilatag na po niya sa atin lahat. Binigay niya po tayo ng time, ng mga people to trust na turuan tayo. So, yun po. So, parang ngayon po ang atin, it's maging open na lang po tayo sa everything na darating sa atin. Yun po. Thank you. Ganda. Kuya Richard. Thank you, Jay. Good evening. Yung sa application ng reflection, kasi ang hirap ng tanong eh. Describe in your own word what you think it means to be a disciple. So, being a good disciple, meaning you learn and you apply ano man yung natutunan mo sa mga lessons, sa mga word. So, kung na-i-apply mo in everyday life, hindi lang yung napakagaling mo sa ano sa Bible, but pagdating sa labas eh iba naman yung ugali mo. Tama. So yun ang mahirap dun eh. So kung sa akin, describe yourself kung to be a disciple, me, I think I'm not yet a disciple, kung sabihin natin that on process pa lang na to learn kung ano yung mga natututunan. So, hoping na maging disciple like you guys, na yung mga leaders na talagang helping us na Si Richard? Nawala si Kuya Richard. Yung word na ito maging yun lang po. Hello? Thank you. Okay. Very humble yung ano, yung reflection ni Kuya Richard. Pero gusto ko lang ipaalam kay Kuya Richard na being a disciple is not, doesn't mean that we are perfect, no? Tagapagsunod tayo, no? Meaning, sumusunod tayo, we are always in the process, no? Kaya nga, every time na may mga pagsubok, if we are in Christ, sabi nga ng Bible, His grace abounds. No? Even during temptation, His grace abounds para mapagtagumpayan natin, no? So, but the attitude is so humble and meek, no? Yan yung gusto ng Lord. Thank you, Kuya Richard. Okay. Sino na? Sino na ba? Jaja. Okay. Sister Jaja. Opo. Opo. Sa akin naman po, yung application po and reflection, kasi po, diba sinabi disciple, the call to make disciples. Pag sinabing disciple, yun nga po, nasabi po kanina, a follower of Christ. Never ending na pagsunod po. Hindi lang, hindi yung paiba-iba or dapat diretso.
yun nga, sabi kanina, we are athlete, soldier, dapat totoo po yun, no? Kasi minsan may point na ano eh, napaka, ako po minsan at some point na parang ang na weak, nanghihina ka, pero mare-remind ka na hindi dapat malito, hindi dapat ganun kasi we are disciple na all na tayo. Like ko nare-remind, hindi dapat kasi leader na ako sa church, kilala ko na ang Diyos. So, nare-remind po tayo through God's word na mare-remind na andun yung convictions na dapat nakaano po tayo sa spiritual foundation natin. Dapat kagaya nga po, no, dapat hindi tayo nasi-shaken. Kasi kapag sobrang babaw lang, sabi nga po, di ba sa Luke, if we are founded lang sa mababa, parating yung point na masi-shaken tayo, mawiwindang tayo. That's why, na, yun po, tama po, no, napakahalaga po ng pagbabasa ng Bible. Kasi doon, talagang mas ma-develop or ma-equip tayo. Kasi the more we read the Bible, the more na mas makikilala natin ang Lord, the more na mas malalaman natin yung purpose natin or yung kailangan nating gawin as a disciple or follower of Christ. Yan po. Amen. Ganda. So, si, maganda yung nagtuturo si, nagre-reflect si Sister Jadia na maging zealous tayo, no? Kasi lalo na kapag tinawag ka na, may ministry ka na, sabi niya, yun yung magkakaroon ka ng realization na hindi ka pwede kung magpa-lukewarm, kasi meron ka na ng ministry, tinawag ka na nga. So, ayun. It reminds you, nakukonvict ka. Ganda. Thank you, Sister Gaja. Next. Si Kuya Roel ata. Hello po. Hi. Hello po. Hi. Aba, ayun po. Ito lang po yung naranasan ko sa application at sa reflection. Itong describe your own words, what you think it means to be a disciple. Yan po yung pinakang purpose talaga na binigay sa atin, Lord. Yung maging, sabi nga po sa Bible, sabi po ni Lord, yung disciple po, sabi niya kay, ano, kay Peter, no, hindi po nagkakamali. Sabi, yun po yung disciple, parang fisher of men po talaga siya. Yun po yung purpose niya. So, mag-uphold po tayo ng ano, Christ-likeness ang mga tao. Tapos, through His righteousness. Tapos, yung spreading the word of God para po sa lahat, sa mga kapatiran, sa espiritu at katotohanan. Yun lang po yung parang tumatakbo sa isip ko dito sa application and reflection. Yun po ang pinakambuod ng dapat ng isang Kristiyano. So, yun lang. Yun po. Ayun, oh. Si Kuya Roel, ang reflection niya is yung sa ano, which is in line talaga dun sa ano. Lahat naman. Pero what I mean, binasa niya, nag-reflect siya sa Matthew 28 and 19, no? Tapos sinasabi niya na yun yung purpose natin. Yun yung calling natin. So, maganda, no? Thank you so much, Kuya. Amen po. Ikaw na, Susan. Ako na po muna, Ate Presi. Sige po, Ate. Sige po. Okay. Yung reflection ko, what do you think it means to be a disciple? To be a disciple. Disciple meaning to say you are a follower of Christ, and you seek to follow His commands in your daily life.
which is also na nadaanan natin sa study natin ngayon. Purihin ang Diyos at napili po tayo at nabigyan tayo ng oportunidad ng Panginoon na bigyan ang gawin niya sa atin yung kanyang purpose, no? Through us, gagamitin niya tayo to do his purpose and by his grace, no? Sa dami natin sa mundo, isa tayo doon sa mga napili niya na bibigyan niya ng papagawa niya ng kanyang purpose, no? At bibigyan niya ng grasya. And we, if we believe in Christ, then we are called followers ni Christ. Therefore, kung followers tayo, kailangan natin mag-abide, mag-obey sa kanyang commands. Why? Tinaalala ko, yung simula pa noong araw, no, huwag ko na sabihin ko ilang taon, okay? Maaalala nyo ko ilang taon na ako. Pero, di ba, may sinasabi doon na, you are the Bible that other people reads, no? So yung life mo, how you handle yourself, ang tao nakatingin sa buhay mo o paano mo inahandle, kasi you are nga an ambassador of Christ. So it is important na mag-abide tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang mga sinasabi, ganun. So ang next thing na pumasok sa akin is yung Great Commission, which is with all honesty, talagang day by day nagkakaroon ako ng changes, no, yung mga things na na-realize ko. I'm not perfect. I try to be closer to God every day in my own way, to the Bible, to the words of Christ, pagmumuni. At yung mga nababasa ko, isa dito is yung lately kasi busy ako, sorry lang ha, matatagalan ako. Busy ako sa work. Purihin ang Diyos kasi my work, no, at this time. But then yung dumating yung BEE, actually nag-alangan ako. Nag-decline na ako doon sa pastor na nagbigay ng ano ng opportunity, kasi sabi ko malabo kung mag-commit kasi may bago akong task ngayon na may bagong trabaho sa akin binigay ang Lord na inaaral ko pa siya. So sabi ko baka hindi ako effective o hindi ako makarating on time sa mga schedule. So, yung commitment ko, alanganin siya ganun. So, lately, yung tayo na naghingi na ng commitment si Pastor at saka si Pastora sa Facebook, nag-decide ako, sabi ko, I will join yung ating BEE kasi nga, ano lang man yung once a week na magtipon-tipon tayo para pag-aralan ang mga ano salita ng Diyos. And it's about time for me to grow in Christ, no? Yun ang gusto ko eh, di ba? So dapat gagawin ko. Dapat mag-abide ako, dapat mag-obey ako para makitaan ako ng hindi makitaan nyo, pero para maramdaman ko at na-experience ko yung growth ng binibigay sa akin freely ng Panginoon. So yun lang po, purihin ko ang Panginoon. Salamat po. Okay, thank you. So, nag-reflect siya dun sa we are called not because of our, we are called because of His grace, no? Purpose and grace. Purpose and grace, no? So, at least na-realize niya na dapat pala siya mag-join din sa BEE. Kasi, lalo na ngayon, na-realize niya na siya pala ay Christian, followers ni Jesus Christ. Bakit ka maghindi sa mga pag-aaral na
ang purpose is to maging magkaroon ka ng knowledge, no? And then you will be equipped and to be used mightily ng Lord. So, anong dahilan para maghindi ka kung pwede naman? No? So, thank you. Ano po lang din po na gusto ko sana i-testimony sa inyo. If okay lang po. Yung bagong task po na sinasabi ko sa inyo is ano po, na balik po ako sa executive office. Eh, di po ba engineering, sa engineering po ako na-assign as coordinator sa engineering department ng Almasila. Ngayon po, nabalik na po ako as executive assistant ng general manager po. That is why, bago po yung general manager ng Almasila, kaya nagsastruggle pa po ako kasi hindi po yung bago na naman. In 3 months time na nandun pa lang ako, purihin ng Diyos kasi nabigyan ako ng opportunity when paramihan ng kasama ko is nawawala ng trabaho, hindi naman po ako masaya. But then ito yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Thank you. Okay, Sister Presi. Yan ang CPR. Amen. Hello po. Good evening. Anong number na po kayo? Reflection. Good evening po. Sorry po. Ay, reflection na po? Ay, sige po. Okay po. Sister Presi muna, tapos ikaw. Hello po. Apo. Ako naman po, yung sa reflection ko naman, para sa akin, di ba sabi nga po niya yung describe in your own words what you think it means to be a disciple, sabi po niya. So, para po sa akin kasi, ano talaga ako dito sa last verse sa 2 Corinthians 5:17 na kapag tayo po ay nasa Panginoon na ay mga bagong nilalang na po tayo. So, dito talaga nag-sink in talaga siya sa akin na nung inaaral ko siya. Kasi naalala ko yung parang nag-look back ako dun sa buhay ko noon. Muna talagang hindi pa ako nag-decide na sumunod sa Panginoon. So, na doon ko nakita na parang nag-flash lahat sa akin yung dating buhay ko at saka yung buhay ko ngayon. So, nandoon yung comparison talaga na kapag nag-decide talaga na sumunod sa Panginoon, maging disciple ng ating Panginoon, is nandoon talaga na parang very aware sa lahat ng ginagawa. Yun yung kanya, yung sabi nga, di ba, yung pagsunod nga, yung call to discipleship, sabi nga niya is Christ-likeness, sabi niya na dapat daw meron daw yung willingness na sumunod, yung pakikinig doon sa salita ng Panginoon or pag-aaral, at dapat magkaroon din ng obedient heart. So, yun po yung kanya. Tsaka, sabi nga po, diba, sa Matthew 5:16 na let your light so shine to all men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, talagang yun po yung nag-ano po sa akin. So, purihin po ang Panginoon. Ganda. Lagi ng pagkakaunawa ni Sister sa pagiging disciple niya, no? So, ganda. Thank you, ate. Si PR. Hello, good evening po. Good evening PR, po sa lahat na. PR, yung study mo dito. Opo, ano po, tawag nun, ang gustong-gusto ko pa man din tong topic na to about discipleship kasi dito po ako naturuan ng Panginoon. And you know po, no, natapos na po natin yung from 1 to 10 po to, no, 12 na questions po dito. Yung siyempre po na marami na kayong na-discuss about yung definition and yung na ano po yung soldier, athlete, and farmer. Andiyan na po lahat yan. Nakaka-bless po kasi one way of us na
talagang fina-follow po natin ang Lord is that we obey in Him, obey Him, and one way of that is yung studying His Word. Mayroon nga po dun verse sa John 6 po, no, 66. Marami pong naging disciple ang Panginoon nung nagpakain siya. Maraming nagpunta sa kanya nung nagpagaling siya. Marami po mga magagandang bagay. Pero dumating yung point na malalalim na yung katuruan niya. Meron yung tinuro na niya na He is the bread of life. Moving forward sa John 66, sabi doon, from this time many of His disciples turned back and no longer followed Him. Nung lumalim na po yung salita ng Panginoon. And minsan po, dun po natin maiisip po, no, tayo na tumatayo sa Panginoon habang palalim ng palalim po yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Ando dun po yung test ng faith po natin and kung hanggang saan po tayo na mag-o-obey sa Kanya, na susunod sa Kanya. Kasi meron mga moments ng life natin na may pinapagawa sa atin ng Lord tapos parang it doesn't seem na parang, tama ba itong ginagawa ko? Eh, ito yung pinapagawa ng Lord. Pero bakit nagkakaganito? Bakit nagiging busy na ako? Bakit nagkakasakit na ako? Bakit ganito? Di ba po? Eh, ito naman yung pinapagawa ng Lord. Ito naman ang pinapagawa niya. And nawa po ang bawat isa na umaattend sa BS at mga mananampalataya ng JR King. Huwag po tayong humantong doon po sa mga disipulo na superficial na nandoon sa John 6:66 na lalayo sa Panginoon dahil hindi nila maintindihan ang pinapagawa ng Panginoon, ang katuruan ng Panginoon. And isa din po na nais ko pong idagdag doon is yung about po doon sa Acts 11:28. Sign na lang po. Po? Pwede ka mag-pick dyan kung saan yung nagrema sa iyo dyan para ma-share mo. Ah, opo. Sige po. Apo, kahit na nadaanan na namin, it's okay. Kung ano yung parang nagrema ng gusto sa'yo dyan, you can share it again, no problem. Ay, amen. Sige po, salamat po. Yung pinaka nagrema po sa akin po dito is yung sa may number 5, yung illustrations po ng pagiging disciple. Yeah, nakaano po. Opo. Yun sa number 5 po, kasi una po is inahilin tulad po tayo mga disipulo bilang soldier. Kasi po, 'di ba, ang soldier is ang sabi sa 2 Timothy 2:3-4. Sabi doon, join with me in suffering like a good soldier of Jesus Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. So, kumbaga, to please, andi dito po, no, nasa battle po tayo, no, hindi po tayo yung parang susuong sa battle, tapos, ay, teka, nakalimutan ko pala yung ganito. Ay, teka, nakalimutan ko pala to. Yung magpo-post po tayo, kasi pag, yung battle po na tinutukoy dito is our spiritual battle, and ang enemy po natin dito is against the devil, the world, and the flesh. Yan po yung kalaban po natin. And sabi nga po, no, yung affairs po dito sinurture, kasi parang ano kaya tong civilian affairs na tinutukoy dito. And doon nga po sa may Greek word sa pragmateia, ibig sabihin po noon is a business, occupation, affair or transaction. Ibig sabihin yung mga bagay na yung mga everyday living po. Kumbaga minsan na entangled po tayo masyado sa everyday living natin, na nakakalimutan natin yung pinapagawa ng Lord, na in essence, as a disciple, una po dapat ay tayo ay mga soldiers ng Panginoon. And nakaka-bless po, no, na itong sinulat po na to ni Paul while he is writing this 2 Timothy. Ito na po yung time na na-imprison po siya sa Rome. And ito po yung time na papalapit na po siya sa, na bibitayin na po siya. I think last episode niya. Apo, ito po, no, bro. Last episodes. And you see, no, hanggang sa huling sandali ng buhay niya, he is encouraging. He encouraging all of the disciples, his disciples, especially Timothy, yung mga kasangga niya sa pananampalataya na, sige, maging soldier kayo, tumuloy lang kayo. And maging athlete kayo, kasi nga may prize. Sabi nga, di ba, ang athlete daw, bakit daw po nila, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except
by competing according to the rules. Ibig sabihin po nito, di ba? Ewan ko po kung nabanggit niyo po ito sa 1 Corinthians 9, verse 24 to 27, na i-quote po. Let's run the race. Apo? Sabi doon, do you not know? Ay, na-quote na po. Ayun po. Go ahead. Apo, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Alam niyo po, tayo po nagde-disciple, nagiging disciple tayo. Hindi lang sa pasang-awa tayo sa Lord. Kumbaga, oh, sige, nagbisa ko, okay na to. Na-check na yung attendance ko. Oh, eto, alam niyo po, yun yung parang naging Kristiyano tayo para lang makapasang-awa. Parang, para po sa akin, ano, hindi po magandang pakiramdam yun. Yes. Na pumasa ka lang na, well, tumanggap na ako eh. Tapos, mabait na ako. Nagpe-pray na ako, kumakanta ako, wala akong ginagawang masama sa Ima. Pero yung sabi nga dun, no, ako'y tumatakbo na hindi daw tumatakbo na walang direksyon. Sabi ni Paul, hindi rin daw siya sumusungtok lang sa hangin. Kung ibig sabihin, lahat po ng ginagawa na ito is may purpose. Kung bakit po natin lahat ginagawa yan, kailangan daw po natin, di ba, as a soldier, kailangan ng obedience. As an athlete, kailangan po ng disiplina. Amen. Disiplina po natin. Na hindi pwedeng, kaya nga po, na ano, kasi ayoko po talagang may mamiss na nagawain. Maano po sa heart ko na ganun. Na, sabi nga dito po, no, dapat ganun po tayo. Amen. Na bawat ginagawa natin sa Lord, hindi yung pacham lang na, okay na yan, for the Lord. We may not be perfect, but sabi nga palaging binabanggit, we cannot be perfect. We will never be unless dumating ng Panginoon, iperfect niya po tayo. Pero try to excel po sa calling na binigay sa atin ng Lord. Paano tayo mag-excel? Ayun na po, yung studying. Diba, for training into righteousness, kapag kami mali sa atin, magpatama tayo. Diba, kagaya ng farmer, sabi dito, bakit nagtatanim ang farmer? At yun, sa farmer dito, hardworking farmer. Ibig sabihin, devoted siya. Diba, ang farmer ba, bakit siya nagtatanim? Wala lang, gusto ko lang magtanim. Hindi, kasi may aanihin. At ano yung aanihin natin na yun? Diba? E di, ayun po yung buhay na walang hanggan. Gusto mo bang umani na lang ng, ay, eto na yung aanihin ko, isang butil. Diba po? Mas masarap kapag aani tayo ng marami para sa Lord. Diba? Kaya nga, yan po yung talagang nagrema po sa akin. Yung illustration na ginamit ni Apostle Paul. And ang talagang nakapag-bless po sa akin is that he is writing this in chains, and he is writing this bago po siya i-execute, which is, alam niyo po yun, kumbaga hanggang kamatayan magsaserve para sa Lord. Tayo po ba, dumating po ba tayo sa punto ng buhay natin na papatayin tayo kasi nagsaserve tayo sa Lord? Dito sa ano po natin, sa present day po natin, dito, wala eh. Wala naman pong papatay sa atin dito, di ba po? Kaya nang nangyari before, pero bakit hirap, minsan, hirap na hirap tayong magpaka-disiplina para sa salita ng Lord. Hindi ko naman po sinasabing kayo yun, kasama din po ako. Amen. Diba? Kasi minsan nadidistract po tayo eh. Ang daming distraction, yan yung sinasabi ni Apostle Paul na we are entangled in civilian affairs. Ang dami natin ibang inuunang bagay. Kaya po maalala ko po yung example po nung isang teacher po namin sa TNO. Sabi doon, yung anak daw na inuutosang magsaing. Tapos nakalimutan niya magsaing, pero ang dami daw niyang ginawa. Nagwalis daw siya, nagdinis daw siya, gani-ganito, ganyan. Pero hindi yun yung pinagawa ng nanay niya. So tayo po ang Lord. Kahit ang dami natin ginagawa dito sa mundong ito, kung hindi naman yun yung pinapagawa niya, useless po. On the day of judgment, useless po. Ayun po, maraming salamat po kasi talagang nakaka-bless po tong topic na to about discipleship. And talagang patindi na po ng patindi yung topics natin sa Purple Book. Amen. Thank you so much po. God bless us all po. Yun na nga, yun ang ano ko lang ha, yung sinasabi ni PR na hindi tayo yung magpasang-awa lang, no? Kasi sinasabi nga sa Hebrews 12,
verse 1 to 3, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, no, great cloud of witnesses, yun yung mga patriarch, no, nasa langit, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ang sabi niya dito, let us run with perseverance, no? So, ganun dapat tayo. Let's fix our eyes on Jesus alone, no? So, hindi tayo yung, sige lang, mandyan naman ang grace ni Lord. Although sinabi sa Bible, His grace will abound kapag tayo, when we are weak, when then we are strong, no? But, pero hindi, meron tayong part na to persevere. Doon nakikita ng Lord yung genuineness natin. And He is more pleased with that. Ayun. Thank you so much, PR. Amen. Thank you. At just, dagdag lang po, last na po talaga. Sa may Acts 11 verse 28 po, sabi po doon, yung sa may bandang last part, sabi doon, the disciples were called Christians first at Antioch. Yes. Gusto ko lang pong i-stress po yun, no? Kasi, ano po, no? Minsan, maisip po natin, no? Maisip natin, Kristiyano ba talaga ako? Kasi bago ka tawagin na Kristiyano, dapat naging follower ka muna. Kaya minsan, ang hirap po na sabing, ah, Christian na ako, kung hindi man tayo naging disciple muna. Dapat maging disciple po muna tayo bago po talaga tayong matawag na Kristiyano. Kasi yung bearing of that name po, dinadala po kasi natin yung pangalan ng ating Panginoon. And ang nakakalungkot po, kapag ka tayo po ay sablay, minsan nadadamay po ang Lord natin eh. Oh, kaya ayun po, parang hindi ko naman po sinasabing oh boom, perfect ka na, hindi po. Parang unti-untiin po natin makita yung pagbabago. Unti-unti man at least andun po yung pagbabago at hindi po natin magagawa on our own, but it is with the help of the Holy Spirit through our Lord Jesus Christ. Amen. Yun lang po. Thank you po. So, sino pa ba? Thank you, PR. Meron pa ba? Make sure na ano, lahat gusto mag-share. And then we can close with prayers. Si Ate Presi, tapos na, no? Si, sino ba? Tapos na po ata lahat. So, hello. Hi, PIA. Brad Tito. Ah. Si Pasara dyan daw po. Ah, oh, andyan siya. Nakikinig po ako kanina kasi si Rachel po kasi ang college. Nakatutok. Sige pa, BJ, sige. Okay lang po, very short lang po yung ang pinaka-sagat po ng mga verses na nadaanan po natin kanina. Yung pinaka-favorite ko din yung 2 Corinthians 5:17. Wag na. Ayun, 2 Corinthians 5:17. So kasi sabi po dyan, diba, if therefore, may therefore muna kasi siya, if anyone is in Christ, he's a new creation, the old has gone, the new is here. Ang, po kasi, ang kinukot po natin yung verse na yon, hindi po nakikita yung the verse before that and the verse after that. Kaya ang interpretation natin malalim. I'm sorry, mababaw lang. Pero kung isasama natin in context, under yun sa topic natin ngayon, which is discipleship, making disciples, sabi nga sa Matthew 28:19. Ang pinakamalalim po na ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:17, dapat hindi mag-i-stop dun sa new creation na ikaw na nagbago. Ibig sabihin yung dating Joanne, hindi na siya new Joanne na, hindi dun mag-i-stop. Ang pinakamalalim na ibig sabihin ng new creation dun kasi, kung pupuntahan mo sa verse 15, na mamumuhay ka na you will live your life for the way na you will live for him who died for you. Ibig sabihin na mamumuhay ka para kay Christ. Because yun yung new creation na tinutukoy dito. Hindi yung pagbabago lang, stage 1 lang or phase 1 lang yung pagbabago natin in attitude, in perspective, in actions, in thoughts, in everything. Phase 1 lang yun. Dapat magtuloy-tuloy siya into following Christ and following Him as disciples and making disciples. Kaya nga dun sa verse 18 onwards, merong ministry of reconciliation doon. Which I believe, yun yung unang-unang ministry dapat na tayuan natin as Christians. Which is, may
which is talagang yun yung kaakibat ng Matthew 28:19, making disciples, baptizing them. So yun po, para sa akin, let's not stop dun sa thinking na nagbago na ako, period. Katulad nga po ng sinabi ni PR and in-stress nyo rin po kanina. Dapat, as followers of the Lord Jesus, nandun yung willingness natin na magpagamit to be disciples and to make disciples as well for the Lord. Ayun po. God bless po. Salamat po. Okay. Thank you, PJ. You see, nakita nyo yun kapag nagbabasa talaga ng Bible, no? Yan ang one thing kapag sinasabi na ahead, in advance, basahin nyo yung mga assignment. And then, as you go on, makikita nyo yan. And then, kapag dumating kayo sa part na kayo ang mag-share o mag-expound, lalalim. Slowly, you will get to that. It's good that CPR is parang nag-urge siya na go further, makikita mo pa ano ang purpose ng isang new creation. Kanina, ang kinuot ko sa kanya, ang dinagdag ko sa kanya is Galatians 2.20, no? Yung, I live by faith in the Son of God, no? Who loves me and gave himself for me. No? The life that I live now, I live by faith, no? So, ayun po. So, nakita nyo yung 2 Corinthians 5:17-18 na hindi nagtatapos doon about being a new creation. So, take note. You just read. I suggest while talagang tinalaga ng Lord sa atin itong purple book, part ng ating growth, foundational kasi ito. Gawin niyo siyang devotion and then basahin niyo as much as possible. For example, may nag-quote dito sa isang, sa number 12. Then you try to read the whole chapter. Yun ang challenges namin mga teachers dito sana sa purple book kasi minsan may mga naka-quote dito na mga passages which is hindi pa namin talaga nadaanan yung buong book na yon. Ngayon nauobliga kami na basahin namin lahat para pag tinanong nyo kami, ma-explain namin. At saka parang may guilt eh, may conviction na mahirap magturo na hindi mo pinag-aralan. Hindi mo alam ang buong story. Hindi mo alam anong sinasabi ng passage kung hindi mo binasa yung buong context. Yun ang challenge sa amin dito sa purple book, actually sa teacher. Kasi mauobliga kami ngayon basahin halos lahat ng book sa Bible, di ba, Pia? Yun yung challenge. Amen eh, po, no? Amen. Kagaya ako, hindi pa ako nagbabasa ng, to be honest, hindi ko pa binubuksan ng Revelation. Hindi pa ako nagbabasa ng Revelation mula na naging Kristiyano ko. Pero actually, kasi sabi ko, nalagay sa utak yung complicated masyado ang Revelations, parang more on eschatology, meaning eschatology yung study of the end times, parang sa kanila lang muna yan. Pero sa first chapter pa lang, sinabi, blessed is the man kaagad kung sino yung magbabasa ng book na yun, no? May blessing kaagad, no? Pero what I mean, para malaman nyo guys, na sa mga kapatid, na yan yung mga challenges sa mga teachers ng purple book kasi yun na nga, minsan may mga quote na hindi pa namin nadaanan. So, obligado kami yung basahin yung buong chapter. So, you see, hindi biro yung preparation ng purple book. Although very simple siya, but it's profound, no? Yung malalim siya. No? Thank you, PR. Thank you, PJ. Thank you sa lahat. So, since CPR is spirit-filled talaga yan, everyone, let's ask APR tayo magpa-pray. At may prayer request ata si Sister Jean, no? Complete healing. At dun sa mga kapatid na hindi nakadalo tonight. So PR, it's okay. Amen. Opo, pray. Mag-pray po tayo. Amen. Yes, Lord God.
Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, na napag-aralan uli namin, Panginoon, na pagbulay-bulayan muli namin ang iyong salita, Panginoon, that you called us, Panginoon, you called us by name, Panginoon, to be your servants, to be your disciples, Panginoon. Lord God, I pray, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, punuhin mo, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God. Filled us with your presence, Panginoon. Put the spirit of willingness in our hearts, Panginoon, para kami po, Panginoon, ay magpursige, Panginoon, na pagsilbihan ka at to follow you, Panginoon. Lord, we know that the journey will be tough, long, and will be tiring at some point, Panginoon. But Lord, the reward, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon, it is kept in heaven with you, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na may we endure, Lord God, until the day that you will come, na nawa, Panginoon, na ma-receive po namin, Panginoon, ang gantimpala na ipagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, ngayong gabi, dalangin ko sa mga bawat lalaki na andito, Panginoon, naglaan ng oras, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nagdala sa amin, Panginoon, upang pag-aralan ng iyong salita. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa lahat ng mga kautusan mo, Panginoon, so that we will obey you, Lord God. Give us yung clear mind, Panginoon, na we rebuke the spirit of confusion sa amin, of disbelief, Panginoon, of doubt, Panginoon, of anxiety and depression, Panginoon, na ginagamit ng kalaban upang lumayo kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Bagkus, bigyan mo po kami ng Espiritu, Panginoon, the fruit of the Spirit, Panginoon, na magpursige, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Lord God, dalangin ko, Panginoon, that you bestow, Panginoon, the complete healing and restoration kay Sister Jean, Panginoon. Lord God, she is your faithful servant, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na pakagalingin mo siya, Panginoon, maibsan ang pain na nararamdaman niya, Panginoon. Gayun din po kay Brother Michael, Panginoon, na heal him completely, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos na gumagaling po sa amin, Panginoon, whether physical, emotional, or spiritual, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa kapatid namin, si Brother Randall, Panginoon, na nag-positive po sa COVID, Panginoon. Lord God, kung paano mo pinagaling, Panginoon, si Brother Orly, Panginoon, at inilayo sa sakit, Panginoon, si Tatay Pablo, sila Brother Rene at Sister Elise, Panginoon. Lord God, pakagalingin mo, Panginoon, si Brother Randall, Panginoon, sa sakit na ito, Lord God. At while he is waiting, Lord God, for another result, Panginoon, Lord, strengthen his faith, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang kikilos, Panginoon, sa kanyang buhay at ikaw lamang po ang gagaling, ang magbibigay ng kagalingan sa kanya, Panginoon. Ganun din po sa kaibigan po, Panginoon, ni Brother Jade, Panginoon, na na-aksidente nung nakaraan, Panginoon. Dalangin namin na she is completely healed already, Panginoon. And Lord, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na lumalabas, Panginoon, sa aming mga trabaho, Lord God, dalangin ko na yung your blood, your most precious blood, Lord God, ay baluting kami, Panginoon, to protect us from any sicknesses and disease, Lord God. Lord, dalangin po namin na equip us more, Panginoon, to be your disciples, Panginoon. Lord God, tunay nga po, Panginoon, na kami magpapagal, Panginoon, dahil ikaw ang tumutulong sa amin. Ikaw pong nagbibigay ng strength sa amin, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, that meron po kaming community na ganito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na andi dito, Panginoon. Nagiging kalakasan namin sila, Panginoon. Patuloy kami magpapalakasan, Panginoon. Habang kami nabubuhay, Panginoon, we will continue to pray. We will continue to study your word. We will continue to praise and worship you, Panginoon. And we will continue to serve you, Panginoon. Lord, truly, you are leading us to people, Lord God, na ipinadala mo talaga sa mga buhay namin, Lord God. Lord, ikaw po ang bahalang magbalik ng pagpapala na ito sa aking mga kapatid, Panginoon. Truly, Lord God, make us your genuine
humble and faithful servant, Panginoon. Yun lamang po, Panginoon. Make us faithful, make us humble, make us genuine, Panginoon, in our faith, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise you, Lord God. Thank you very much, everybody. Amen. God bless po sa ating lahat. God bless po. Abeng, abeng, abeng. Good night po. Salamat po sa mga salamat po. Salamat po. Abeng. Michael. Eto po. Yurik po, sumasakit po eh. Thank you, Gabe, Richard, Presi. Thank you po sa lahat. God bless po. Good night, po. Good night, everyone. Good night, po. Good night, po. Good night, po. God bless. Good night, po. Okay. Good night. See you tomorrow sa ating couple. See you, po. Pastor, bye-bye, po. Okay. Bye-bye. Thank you, PA, PJ. Okay. All right. Okay. Thank you, God bless. God bless. God bless.